gianna123@hotmail.com. Ang baduy naman ng email na to. Nakangising sabi ni Tadeos, o mas kilala bilang Ted. Matignan na nga lang, naku Lolo Andres, pagbibigyan lang kita, pero wala akong balak magpakasal. Nagsimula nang itype ni Ted ang email sa search engine ng kanyang social media account at nanlaki ang mga mata nito sa kanyang nakita. Ay putya, bakit mukhang chuchay ang babaeng to? Talaga bang dito ako gustong ipakasal ni Lolo? Napatayo pa si Ted sa kanyang kama nang makita ang litrato ni Gianna. Bago ka pa lang sa channel na ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nasa ospital nun si Lolo Andres dahil hindi ito natunawan sa kanyang kinain. At nakabantig sa kanyang paborito niyang nurse na si Gianna. Nurse Gianna, ikaw ba ay may nobyo na? Tanong ni Lolo Andres sa kanyang paboritong nurse. Kasalukuyang kinukuha na ng vital signs ni Gianna si Lolo Andres dahil bigla itong isinugod sa ospital ilang oras nang nakalipas. Sumakit ang tiyan nito at napag-alamang hindi ito natunawan dahil sikreto itong kumain ng chicharong bulaklak. Lolo, wala pa po sa isip ko ang mga bagay na yan. Sagot ni Gianna. Abay, bakit naman? Nako Gianna, hindi ka na bumabata. Hindi ba 25 years old ka na? Alam mo ba noong panahon namin? Pag nahawakan namin ang kamay ng isang babae, agad-agad pwede na kami ikasal basta't may basbas ng mga magulang namin. Katwiran ng matanda. Nginitian lang ito ni Gianna. Ngunit sadyang mapilit ang matanda. Pakiramdam kasi nito ay tatandang dalaga ang kanyang paboritong nurse. Kaya na may miniisip itong isang ideya. Sige, kung wala kang nobyo, bibigyan kita ng nobyo. Bulalas dito. Lolo, ano pong ibig niyong sabihin? Ikaw po ha, hindi lang kayo natunawan. Naging joker na kayo. Biro ni Gianna. Subalit seryoso ang mukha ng matanda. Nakuha pa nitong umupo ng ayos at hinawakan ng kamay ng magandang nurse. Pwede ba kitang maging? 10 taon nang lumipas. 15 taong gulang pa lang noon si Gianna. Mula noong may makilala siyang isang lalaking. Ang palayaw ay Ted. Papa ko! Saan niyo dadali ng papa ko? Sigaw ng isang binatil yung nasa may pinto ng isa sa mga kwarto sa ospital. Ted, we're very sorry. Malungkot na sabi ng doktor. Hindi, hindi yan totoo. My father is a fighter. Sabi niya magkasabay naming hintayin ang pagising ni mama. Hindi, hindi ito pwede. Iyak na ito ng iyak hanggang sa napoopo ito sa sahig. Samantala, nakatanaw kay Ted si Gianna. Isa siya sa mga pasyente sa ospital kung nasan si Ted. Mommy? At napahok ito sa kamay ng kanyang ina. Naglalakad-lakad si Navanji, ang ina ni Gianna, at si Gianna bilang kanilang regular routine tuwing umaga sa ospital. Magiging okay din siya anak. Ganun talaga ang buhay. May mga bagay na umalis, pero may mga bagay din namang dumarating. Mommy, nasasaktan po ako para sa kanya. Gusto ko po siyang dumayan sa pinagdaraanan niya. Bahagyang pinisil ni Vanjie ang kamay ng anak. Sige, subukan kong itanong sa mga nurse kung anong room niya, pati na rin ang kondisyon niya, bago natin siya subukan kausapin. Ayos lang ba yun sa'yo, Gianna? Opo, Mami. Naawa po kasi ako sa kanya. Ani Gianna. Nurse dati sa ospital din yun si Vanjie, kaya naman kahit papaano ay mabilis itong nakakuha ng ilang impormasyon tungkol kay Ted. At nang malaman ni Gianna ang nangyari kay Ted, ay lalo itong naawa dito. Sangkot sa isang car accident ang pamilya ni Ted. Comatose naman ang mama ni Ted at binawian naman ng buhay ang papa niya. Hindi naman ganun kalala ang natamo ni Ted sa naturang aksidente. Ngunit marami itong naging sugat na kailangan gamutin sa ospital. Pero anak,
Hindi tayo pwedeng mangialam sa sitwasyon niya, ha? Kilala kita. Ibang sitwasyon ni Ted sa iba pang mga nakakausap natin. Hindi siya tulad ng mga matatandang willing magkwento at gustong may kausap. Paalala ni Vanjie sa anak. Bagamat may paalala si Vanjie kay Gianna, ay sadyang may katigasan pa rin ang ulo nito. Isang araw, habang abala si Vanjie makipag-usap sa doktor ni Gianna tungkol sa kalagayan nito, ay palhim na tumakas si Gianna at nagpunta sa kwarto ni Ted. Sinabing ayaw ko ng bisita. Magaling ng mga sugat ko. Hindi ko na kailangan ng nurse. Sigaw ni Ted. Hindi ako nurse. Ako si Anna. Gusto ko lang sanang makipagkaibigan. Mahinahong tugon ni Gianna. Anna ang kanyang palayaw sa ospital. Umalis ka na. Hindi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Eh kung ayaw mo kipag-usap, bakit mo sinasagot ang mga tanong ko? Hindi ba pag-uusap ang tawag doon? Bahagyang napahiya si Ted sa sinabi ni Gianna. Pero naging matigas pa rin ito at pilit na pinapaalis si Gianna. Umalis ka na. Ayaw kitang kausap. Sige, kung ayaw mo okay lang. Basta dito lang ako sa pinto at magsasalita mag-isa. Magkukwento ako ng gusto kong ikwento. Walang makakapigil sa akin. Sabi ni Gianna. At nagsimula na nga itong magpakilala ng kanyang sarili. Sinabi nito ang kanyang pangalan, edad, pati address. Matapos ay mga hilig nito na may kaakibat na kwento. Hindi lang nagsasalita si Ted. Naiinis ito sa ginagawa ni Gianna, ngunit ayaw nitong huminto. Kaya naman nagtalukbong na ito ng kumot at tinakpan ng kanyang tenga gamit ang dalaw niyang kamay. Kahit sa totoo lang ay, dinig pa rin niyang bahagyang mga sinasabi ni Gianna. Hanggang sa napunta ng kwento ni Gianna tungkol sa dahilan kung bakit siya naka-confine sa hospital. Alam mo ba, na mag-iisang taon na ako dito. Marami na akong nakikitang sinusugo dito. Kinagamot, nare-revive, at namamatay. At kahit nakabisado ko na halos ang ginagawa ng mga doktor at nurse sa mga yun, natatakot pa rin ako. Kasi, alam ko, isang araw, sa akin naman nila gagawin yun. Nababalot ng lungkot at takot ang boses ni Gianna ng oras na yun. At napukaw nito ang puso ni Ted. Kaya naman tinanggal nitong takip sa kanyang tenga at inalis ang kumot na nakatalukbong sa kanya. Kasabay ng paglaki ko, sumasabay ang puso ko. Lumalaki rin siya. At hindi normal yun. Kaya ayun, nakakatakot na baka isang araw matumba na lang ako tapos kunan ng pulse rate, gamitan ng defibrillator, tapos magsasabi si Doc ng number, tapos charge, tapos ilalapat na sa katawan ko na kukuryente sa akin. Pero desisyon pa rin ang puso ko kung titibok pa rin siya. Narinig na lang ni Ted ang paghikbi ni Gianna. Matapos sabihin ang mga to, tumayo si Ted sa kanyang kama at lumapit sa may pinto. Hinala nito ay nakaupo si Gianna sa lapag at nakasandal sa may pinto. Kaya naman naupo rin ito sa sahig at sumandal sa pinto. Mas naging malinaw ang mga katagang sinabi ni Gianna at mas naramdaman din ito ang lungkot na bumabalot kay Gianna. Pero sabi ng mga matatandang nakakausap ko, may pag-asaw pa raw ako. Pinahid nito ang kanyang luha at sumingot na parang bata. At naniwala ako sa kanila. Kaya ang swerte mo, Ted. Kasi ako, para akong nakikipaghabulan palagi kay kamatayan. Biglang tumulo ang luha ni Ted nang hindi niya namamalayan. Anna. Diyos ko, anak! May biglang narinig si Ted, boses ng isang babae. Nandito ka lang pala. Anak naman, huwag mo nang ulitin to, ha? Muntik na ako mag-collapse nang bigla kang nawala. Nag-aalala na sabi ni Vanjie. Nakatingin lang si Vanjie sa anak. Nangungusap ang mga mata nito na may nakakaawang mga titik. Bumuntong hininga si Vanjie bago muling magsalita. Okay, sige. Nahanap mo na ba siya?
Tumango si Gianna at marahang tumayo. Opo, Mami. Nagkaroon kami ng konting pag-uusap tapos ako na po yung nagsalita na nagsalita. Habang naririnig ni Ted ang usapan ng mag-inay, bigla itong natawa sa mga sinabi ni Gianna. Kakaiba siya. Nakangiti nitong sabi. Akala ni Ted ay yun ang huli nilang pag-uusap ni Gianna. Ngunit sadyang makulit si Gianna. Tuwing umagay, kumakatok ito sa pinto ni Ted. At kahit hindi ito sumasagot ay, sinasabi nito ang gusto niyang sabihin. Good morning, Ted. Lalabas kami ni Mami papuntang garden. Gusto mong sumama? Good afternoon, Ted. Kakatapos ko lang tignan ni Doc. Good evening, Ted. Sana makatulog ka ng mahimbing. Mula umaga hanggang gabi, tila nagkaroon ng human alarm si Ted na kanyang inaabangan araw-araw. Good morning, Ted. Kumain ka na ba? Masarap yung sabaw nila ngayon. Hindi lasang tubig. Natatawang sabi ni Gianna. Nasa garden lang kami ni Mami, sa may bench, katabi ng puno. Pumunta ka doon, ha? Sige, alis na kami ni Mami. Paalam ni Gianna. Napahagikik ang nurse na nag-aasikaso kay Ted. Pasulimpat na tumingin si Ted sa nurse. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sa'yo natatawa. Kay Anna. Hay, ang kulit talaga ng batang yun. Ani ng nurse. Hindi na dapat papansinin ni Ted ang sinabi ng nurse. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na parang gusto niyang makilala si Gianna ng lubusan. Patagal mo na po bang kilala si Anna? Tanong ni Ted. Tumango ang nurse habang inaayos ang mga kagamitan niyang pangkuha ng vital signs. Kung ayos lang, pwede ka po bang magkwento tungkol sa kanya? Ay, oo naman. Matapos marinig ang mga bagay tungkol kay Gianna, ay may nakakalungkot na sinabi ang nurse. Ay, sa totoo lang, ang daming masasamang tao sa mundo. Sana sila na lang yung binigyan ng sakit ni Anna at hindi siya. 15 years old pa lang siya, pero nakipaglaban niya siya sa karamdaman. Traitor ang puso. Anytime pwede siyang kunin. At ang masakit, hindi niya pinapakita sa lahat na nahihirapan niya siya. Hindi siya pwedeng mapagod dahil pag nangyari yun, pwede siyang mawala sa mundong to ng isang kisap mata. Malungkot nitong sabi. Nahabag si Ted at naisip kong gaano siya kaswerte. At ito, ha? Ayaw ko sanang sabihin pero bukod sa iyo, palagi din niyang binibisita ang mama mo. Kahit nasa viewing area lang siya, palagi niyang kinakausap ang mama mo. Nung unang beses pa nga nagpakilala pa siya. Dagdag ng nurse. Nagpatuloy si Gianna sa kanyang ginagawang pagbisita kay Ted. Hanggang isang araw, may nagbago sa pakitungo ni Ted kay Gianna. Good morning, Ted. Mag-isa lang ako ngayon. Kasi si Mami, ang tagal kausap ni Doc. Pero huwag kang mag-alala. Nagpaalam na ako sa kanya. At alam niyang nandito ako. Pagmamalaki nito. Mabuti naman. Tugon ni Ted. Nagulat din si Ted sa kanyang ginawa. Nasa may pinto pa noon si Ted at inaabangan ang pagdating ni Gianna. So, sumagot ka. Nagsalita ka. Bulalas ni Gianna. Tila na nanumbalik kay Gianna ang lahat ng yon. Isang iglap habang kausap si Lolo Andres. Gianna, ayos ka lang? Tanong ni Lolo Andres at hinawakan ito sa balikat. Doon lang nahintong paggugunita ni Gianna sa kanyang nakaraan. Po? Lo, ano po ulit yung tanong nyo? Ang sabi ko, pwede kitang maging apo. Bilang asawa ng apo kong si Tadeos? Muling tanong ni Lolo Andres. Nanlaki ang mga mata ni Gianna. Po? Lolo, grabe naman kayo. Wala lang akong boyfriend. Ipapakasal niyo na po ako kaagad sa apo niyo? Abay, bakit hindi? Wala siyang nobya. Wala ka ring nobyo. Gusto ko ita para sa kanya. At alam ko magiging mabuti kang asawa sa apo ko dahil maalaga ka. At nasasabik na akong bigyan niyo ako ng apo sa tuhod.
Ikaw talaga, Lolo. Palabiro ka talaga. Sige na po. Mamaya pupuntahan kayo ni Doc. Ihanda niyo na po ang tenga niyo. Dahil sigurado po akong papagalitan niya kayo sa nangyari. Babala ng dalaga. Sige na po, Lo. Pupuntahan ko naman po ang iba pang mga pasyente. Huwag po kayong pasaway, okay? Pero Nurse Gianna, hindi ako nagbibiro. Bitbit na ni Gianna ang kanyang mga gamit. Sige, Lo, ganito. Kapag hindi na kayo naging pasaway at sumunod kayo kay Doc sa lahat ng bili niya, sige, papayag akong makipagkaibigan sa apo niyo. Kaibigan lang? Gusto ko maging asawa ka niya. Magkaibang bagay ang kaibigan sa magkaibigan, Nurse Gianna. Pilit ng matanda. Lo, one step at a time. Siyempre, mas maganda kung magiging magkaibigan muna kami. Tapos pag nakilala na namin ang isa't isa at mag-work, edi saka magiging kami hanggang sa humantong na sa pagpapakasal. Ano po, okay lang po ba sa inyo yon? Gumuhit ang malaking ngiti sa labi ng matanda. Sige, sige. Pangako yan, Nurse Gianna. Magpapakabait na ako. Napailing na lang ang dalaga. Daig pa niya ang may alagang bata sa sobrang kakulitan ni Lolo Andres. Naikwento niya ito sa kanyang katrabaho na si Jen. Isa ring nurse. Akala ko siya ang magpapakasal sa iyo, girl. OMG. Ay nako, si Lolo talaga. Nag-oo lang ako para hindi na siya mangulit. Alam kong hindi niya ako tatantanan. Wika ni Gianna. Ay girl, ingat ka. Ang matatandang tulad ni Lolo Andres. Parang batang pinangakuan mo ng candy. At pag hindi natupad, ay nako, tampo yan malala. Pabala ni Jen. Lumapit si Gianna kay Jen. Alam ko. At nag-ready na ako dyan. Akong bahala. Sabay kindat. Walang kaalam-alam si Tadeos, ang apo ni Lolo Andres, na pinagkasundo siya ng kanyang lolo sa isang nurse. Welcome back po, Sir Tadeos. Bati ng driver na sumundo kay Ted sa airport. Kuya, Ted na lang po, ayos lang ba? 30 pa lang naman po ako. Masyadong nakakatandang pakinggan ng Tadeos, tapos may sir pa. Okay po. Welcome po, Sir Ted. Yan, good. Lumingalinga si Ted na tila may hinahanap. Nasaan si Lolo? Ay, sir, nasa ospital. Bakit? Ano bang ginagawa natin dito? Tara na, dalhin mo ako kung nasaan si Lolo. Samantala, nasa nursing station si Gianna. Tapos na siya mag-rounds at tinitignan ng chart ng kanyang mga pasyente. Ngunit imbis na basahin ang mga nakasulat dito ay tinitigan niya lang ang mga ito at naalala ang mga nangyari sa nakaraan. Naging malapit sina Ted at Gianna sa isa't isa. Kahit na may pagitan silang pinto, may kutob si Ted na nakita siya ni Gianna nung pumanaw ang kanyang papa. Nakita nito kung paano siya naglumpasay sa sahig at magwala ng oras na yon at ikinakahiya niya yon. Nung una ay pinagtatawanan siya ni Gianna hanggang sa napagtanto rin ito na mas mabuti pa nga may namamagitan sa kanilang pinto. Si Gianna naman ay nakontento na sa ganung paraan nila ng pag-uusap. Naggusto niya rin ang ganitong setup para hindi rin madismaya si Ted sa kanyang itsura. Tila kinikilig si Gianna habang naalala ang mga panahong yun. Hay, bakit kaya bigla ko siyang naalala? Mahinang wika ni Gianna. Sino? Biglang sumulpot si Jen kung saan. Ay pala ka, girl naman. Ay, sorry. Ayos ka lang? Pero sino yung naalala mo? Muling tanong ni Jen. Bumuntong hininga si Gianna at nilipat-lipat ang pahina ng chart ng kanyang hawak. Yung batang lalaking nangako sa akin ng kasal. Gianna talaga ba? Yung batang lalaking nangako sa'yo ng kasal? At first kiss mo na, hindi mo naman nakita ever? Bulalas ni Jen. Okay naman to. Nakita ko na siya once. Tapos tong inalok ako ni Lolo Andres na kung pwede ko bang pakasalan ng apo niya. Naalala ko si Ted.
Kahit may pintong namamagitan sa dalawa, ay hindi ito naging hadlang upang magkaroon sila ng matibay na connection sa isa't isa. Araw-araw na pinupuntahan ni Gianna si Ted, hanggang sa tinanong ni Ted sa isang nurse kung anong room number ni Gianna, at nagtakda ang dalawa kung anong oras sila dadaan sa pinto ng bawat isa. "Bakit ba kasi ayaw mong magpakita sa akin?" tanong ni Ted. "Eh bakit ba? Parang may mysteryo sa ating dalawa, hindi ba? Ayaw mo noon? Curious tayo sa isa't isa." "Parang hindi naman fair yun. Ikaw nakita mo na ako once, pero ako hindi pa." Daing ni Ted. "Eh, bakit ba? Basta. Teka, ano kamusta ng mama mo? Binisita ko siya kanina." "Ayos-ayos naman. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Mahimbing pa rin siyang natutulog." Nakontento ang dalawa sa ganung paraan ng kanilang pag-uusap. Kahit nasuhulan ni Ted ang one nurse ay, hindi niya matsyempuan ang pagpunta ni Gianna sa ICU para dalawin ang kanyang ina. Hanggang sa nasanay na lang si Ted sa paraan nila ng pag-uusap, at hindi nito na malayang, nahulog na ang kanyang puso ng dahil lang sa tinig ng isang babae. "Lolo, I have a friend. May sakit siya sa puso, pero kahit ganun, imbis na akong magbigay ng lakas ng loob sa kanya, kabaliktaran pang nangyayari." Kwento ni Ted habang kausap ang kanyang lolo sa telepono na kasalukuyang nasa US. Ang kanyang lolo Andres ang kanyang magiging legal guardian. Hindi pa ito makauwi ng Pinas dahil may mga kailangan pa itong asikasuhin sa kanilang negosyo. "Oh, really? What a brave girl. Sana ma-meet ko siya pag uwi ko. Is she pretty? How old is she?" "15 years old. At hindi ko pa siya nakikita." Siwalat ni Ted. Nagulat si Lolo Andres. "So, how do you communicate?" "Pag nasa room ako, nasa pinto siya, vice versa." At may ngiting gumuhit sa labi ni Ted na tila kinikilig tuwing naalala niya ang kwentuhan nila ni Gianna. Tila namumutawi ni Lolo Andres ang saya ng kanyang apo dahil sa tinig ng boses nito. "At masaya ka nakausap siya? You feel comfortable? Isn't it right, my precious grandson?" Opo, Lolo. Tama po kayo. Kaya po gusto ko po siyang tulungan. Dahil nung nalulunod ako sa kalungkutan at nababalot ng dilimang buhay ko, ang boses niyang naging liwanag ko. Matutulungan niyo po ba ako, Lolo?" Hiling ni Ted. "Of course, my grandson. Anything." Natuwa si Ted sa balitang yon. Gusto niyang sabihin yon kay Gianna. Kaya naman hinintay na nitong dumating ang oras ng pagpunta niya sa kwarto ni Gianna para ikwentong magandang balita. "Mami," umiiyak na sabi ni Gianna. Nagmadaling lumipat si Vanjie sa kanyang anak. Tila kinakapos ito sa kanyang paghinga. "Anak, bakit? Anong nangyari sa'yo?" "Mami, malapit nang dumating si Ted. Pwede niyo po ba akong tulungang makalapit sa pinto?" Hingal nitong sabi. Naninikip ang dibdib noon ni Gianna, ngunit gusto nitong marinig ang boses ng kanyang kaibigang si Ted. Kaya kahit na nahirapan nito ay, mas pinili nitong maupo sa may pinto at hintayin si Ted. "Sigurado ka, anak? Hindi ba pwedeng ipagpabukas nyo na lang ang pag-uusap nyo? Mas kailangan mong magpahinga." Pakiusap ni Vanjie sa kanyang anak. Umiling si Gianna. "Mami, mas gagaan pong pakiramdam ko kapag nakausap ko si Ted." Pilit nang umiti si Gianna upang ipakita sa kanyang inang okay lang siya. Sige, pero wag mo nang tagalan ang pakipag-usap kay Ted, ha? Tapusin mo na kaagad para makapagpahinga ka." Tama nga si Gianna. Ilang minuto lang ang nakalipas ay kumatok na si Ted. "Good afternoon po, Ma'am Vanjie. Saan na po?" Bagalang nitong tanong. "Nasa may pinto na siya. Sige na, mag-usap na kayo." Tugon ni Vanjie na hindi man lang binubuksan ang pinto. "Ted, kumusta?" Si Gianna ang unang nagsalita. Halata sa boses nito ang paghihina. "Nabahala si Ted." "Okay ka lang, Ana? May sakit ka ba? May nararamdaman ka ba? Gusto mo tumawag ako ng nurse?" "May sakit naman talaga ako.
may sakit ako sa puso, hindi ba? Ikaw talaga. Biro ni Gianna. Tama na nga yung biro. Seryoso na. Bakit ganyan ang boses mo? Hindi mapalagay ang loob ni Ted. Sige na nga. Kaya ganito yung boses ko kasi nalulungkot ako. Kasi kanina dumaan kami ni Mami sa may nursery para tingnan yung mga babies. Tapos may mag-asawa doon. Nakakatuwa silang tingnan. Nakaalala yung lalaki doon sa bagong panganak niyang asawa habang tinitignan nila yung anak nila. Tapos, naisip ko bigla, mangyayari rin kaya sa akin yun? Parang piniga ang puso ni Ted nang marinig yun kay Gianna. Oo naman, mararanasan mo yun. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? May sakit ako, Ted. At hindi ko alam kung kailan bibigay itong puso ko. Sa tingin mo ba, aabot pa ako ng maraming taon sa kondisyon ko? Hindi na, Ted. Hanggang dito na lang ang buhay ko. Walang magkakagusto sa isang babaeng walang kasiguraduhan kung hanggang kailan na lang siya mabubuhay. Ibinos ni Gianna ang lahat ng kanyang emosyon ng oras na yon. Ako, gusto kita, Ana. At pangako, gumaling ka lang. Papakasalan kita at magkakaroon tayo ng mga anak. Pangako, ilang taon na lang 18 ka na at nasa tamang edad na rin ako. Pwede na tayo magpakasal nun. Talaga? Ted? Oo, Ana. Mahal kita, Ana. Kaya lalaban ka, ha? Kasi papakasalan pa kita. Wika ni Ted. Anak. Mahinang sabi ni Vanjie nang marinig ang sinabi ni Ted sa kanyang anak. Makahulugang tuwa at pangambang nararamdaman ni Vanjie bilang ina. Nangangamba itong baka nadadala lang ng sitwasyon si Ted para mangako sa kanyang anak. Walang kasiguraduhan kung matutupad ito, lalo na sa kondisyon ni Gianna. At kung tutuusin, halos dalang buwan pa lang silang magkakilala. Hindi ito sapat na pundasyon para sabihing mahal din nilang isa't isa. Lalo na't hindi pa niya nasislay ni Ted si Gianna. Marahang lumapit si Vanjie sa anak at hinawakan ang balikat nito. Habang si Gianna naman ay nakaupo sa silya. Paano kung hindi ko magawang mabubuhay ka? Humihikbing sabi ni Ted. Kagaling ka. Alam ko, kagaling ka. Makikilala mo pa si Mami. Gigising si Mami at ipapakilala kita sa kanya. Mamamasyal tayo sa mga lugar na gusto mong puntahan. Kakain pa tayo sa mga kainan na gusto mong kainan. Lahat ng pangarap mo tutuparin ko. Pangako. At pag nasa tamang edad ka na, papakasalan kita. Pa, pangako yan, ha? Hindi, ma. Babali. Basag ng boses ni Gianna dahil sa pag-iyak. Kasabay nito ay ramdam din niya ang pagbilis ng pagtibok ng kanyang puso. Kaya nahirapan ito lalong magsalita at kinakapos ng hininga. Ana, nandiyan bang Mami mo? Nahirapan ka bang huminga? Okay ka lang? Nag-aalala ang tanong ni Ted. Oo, Ted. Nandito ako sa tabi niya. Okay lang siya. Huwag kang mag-alala. Tugon ni Vanjie. Ngunit sa totoo lang ay, nakahawak si Gianna sa kayang dibdib dahil nahirapan itong huminga. Subalit sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang nararamdaman, ayaw niya umalis sa pinto dahil bukod sa pagmamahal ng kanyang magulang, ngayon niya lang naramdaman ang ganitong klase ng pagmamahal. Gusto niyang pahabain ang oras. Ayaw niyang matapos ang bawat sandali na kasama si Ted. Wala nang bawian yan, ha? Pangako, pakasalan mo ako? Sambit ni Gianna matapos mag-upo ng lakas. Oo, pangako. Natapos ang kanilang usapan na may mga binitawang pangako. Matupad man ito o hindi, nagbigay daan ito para kay Gianna na lumaban at nagkaroon ng katuparan ang pamamalagi ni Ted sa ospital. Sa kasalukuyan, habang nasa biyahe si Ted at binabagtas ang daan papunta sa ospital, ay lubos itong nag-aalala sa kanyang lolo. Pagdating nito sa ospital, ay agad na humahango si Ted papuntang reception ng hospital at tinanong kung anong room ng kanyang lolo. Nagmamadali itong nagtungo doon at nang nasa harap nito ng pinto ay, huminga ito ng malalim bago kumatok. Nakataas na ang kanyang kamay
at aktong ilalapat na ang kanyang kamay sa pinto nang biglang itong may naalala. Ana, andito na ako sa Pinas. Nasaan ka na kaya? Mahina nitong wika sabay na pangiti. Sir, ayos lang po ba kayo? Pagtataka ng driver. Samantala sa loob ng kwarto ni Lolo Andres. Anong resulta ng vitals ko? Pati na rin yung BP ko. Ano? Maganda bang resulta? Pwede ka na bang magpakasal sa aking apo? Sunod-sunod na tanong ni Lolo Andres. Lolo, okay naman ang vitals niyo at BP. Pero hindi pa po binibigay ng medtech ang mga lab results niyo. Medyo ngungong sabi ni Gianna. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Tanggalin mo kasi yung face mask mo. May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Lolo Andres. Lolo, wala akong sakit. Ano kasi? Marahang inalis ni Gianna ang kanyang face mask. Medyo agaw eksena po. Kasi may pumutok na pimple sa ilong ko. Nahiyang sabi ng dalaga. Biglang may kumatok sa pinto. Agad namang ibinalik ni Gianna ang kanyang face mask at nagligpit ng kanyang gamit. Binuksan naman ang bantay na maid ni Lolo Andres ang pinto. Lo, sige. Alis na po ako. Paalam ni Gianna at dire-diretsyong patungo sa pinto. Nasa labas si Ted at papasok na ito. Good afternoon po. Bati ni Gianna bago tuluyang umalis. Good afternoon din. Is my grandfather okay? Nag-aalalang tanong ni Ted. Opo sir, pero under observation pa rin po siya. Nag-rounds na po si Doc. Any moment pupunta niya na po si Lolo Andres. Sagot ni Gianna. Okay, salamat. Mauna na po ako. Paalam ni Gianna. Habang magkausap ang dalawa, sa may pinto ay natulala si Lolo Andres. Namangha ito sa kanyang nakita. Tila may lumilipad ng mga puso sa paligid ni Ted at Gianna. Habang sila ay nag-uusap sa paningin ni Lolo Andres, hanggang siya ay natulala na. Biglang nangarap si Lolo Andres at nakita sa kanyang imahinasyon na siya ay may mga apo na sa tuhod na kanyang binabantayan at nakatanaw naman si Ted at Gianna sa kanilang mga anak. Nagising na lang sa kanyang pangarap si Lolo Andres nang isara ng driver ang pinto at hinawakan siya ni Ted sa kanyang kamay. Ay nako Gianna, Nurse Gianna! Sigaw ni Lolo Andres at nakuha pa nitong lumukso sa kanyang kama upang habulin si Gianna. Nagulat si Ted. Lolo? Oh, bakit? May ginawa ba siya sa'yo? Nako Ted, habulin mo yung nurse na yon, madali! Bakit nga lo? Anong ginawa niya sa inyo? Natataranta na rin ang driver at maid sa paligid. Si Gianna ang papakasalan mo. Ano? Gulat na sabi ni Ted at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Nakuha pa nitong tanggalin ang suot niyang sombrero at shades. Kaya naman natatakpan ang mga mata nito habang nakipag-usap. Sa may nursing station, nakaupo si Gianna at nag-aayos ng kanyang pwesto. At tapos ay naupo ito at sumagi sa kanyang isipan ng lalaki na kausap niya kanina lang. Parang nakita ko na siya. Siya kaya yun? Shh, pero imposible. Mga bata pa kami noon. Hindi rin ako nakakasiguro na nakita ko. Dahil naka-shades na nga, nakasombrero pa. At kung siya man yun, malabong maalala pa niya ako. Humuyo ko si Gianna at biglang naalala ang nagiging kasunduan nila ni Lolo Andres. Kaya naman napabalikwas ito mula sa kanyang pagkakayuko. Ay hala, siya kaya yung apong tinutukoy ni Lolo Andres? Bulalas na sabi ni Gianna. Pinapakalma ni Ted at ng mga kasama nito si Lolo Andres. Pilit kasi itong lumalabas at gustong puntahan si Gianna. Pinipigilan naman ito ni Ted dahil nihiya ito sa gustong mangyari ng kanyang lolo. Lolo, please stop. Huwag na po kayong lumabas. Sabi naman ng nurse kanina, darating na si Doc. Saway ni Ted sa kanyang lolo habang hinaharangan niya ang pinto. Hindi. Bakit ba mas magaling ka pa sa akin? Makapaghintay si Doc, pero ang pagpapakasal ninyo hindi. Habang nasa ganun silang eksena, ay may kumatok. At ito ng doktor ng matanda.
Pagpihit nito ng pinto ay nakita nitong eksena ng maglolo na tila naghaharang daga. Lolo, bakit po? Ano pong nangyayari? At sino po sila? Tanong ng doktor. Tumayo ng ayos si Ted matapos ay nagpakilala sa doktor. Ako pong apo ni Lolo Andres. Tadeus po. Ted na lang po. Dok, pwede po bang mamaya mo na sabihin ang resulta ng test ko? Kailangan nilang magkita ni Nurse Gianna dahil papakasalan ng apo ko ang nurse na yun. Sambit ng matanda. Nagkatinginan ang doktor at si Ted. Pulang-pula na noon si Ted sa sobrang kahiyan. Ngunit kinindatan ito ng doktor at nilapitan ng matanda. Sige po, Lo. Ganito. Ipapatawag ko po si Nurse Gianna maya-maya. Busy rin kasi siya. Alam mo naman, may iba pa siyang pasyente, hindi ba? Matapos mapakalma ng doktor si Lolo Andres, ay sinabi na nito ang naging resulta ng ginawang laboratory sa kanya. Maayos ng kalagayan ng matanda, maliban sa talagang mga sakit nito tulad ng high blood at cholesterol. Ngunit maliban doon ay maayos na ang kanyang kalagayan. Maraming salamat po, Dok. Kailan po pwede ma-discharge ang lolo ko? Bukas, maaari na siyang lumabas. Wika ng doktor. Lahat ng to ay malinaw na narinig ni Lolo Andres. Abot-teng ang ngiti nito dahil wala nang kawala si Gianna sa pagpapakasal sa kanyang apo dahil natupad ng kondisyon nito. Yes! Bulong ng matanda at nauliligan ito ni Ted. Pagkalabas ng doktor ay nahiga na si Lolo Andres. Inayos ni Ted ang pagkakahiga nito. Matapos ay nilapitan ni Ted ang maid na kasama ng kanyang lolo. Ate, sino po ba yung Gianna na kanina pa binabanggit ni Lolo? Ay, siya po yung paboritong nurse ng lolo mo dito sa ospital. Tuwing magpapatingin po siya, o kaya kukunin ang BP. Sa kanya lang nagpapakuha ang lolo mo. Kapag ibang nurse na po, ay nako, ayaw ng lolo mo. Napakamot ng ulo si Ted. Tapos ngayon, ipapakasal niya ako sa kanya? Gano'n na nga po. Alam naman ni Lolo na wala pa sa isip kong ganung bagay. Ani Ted. Rinig ko yun. Anong wala sa isip? Ted, 30 ka na. Nung kaedad mo ako, kasal na kami ng lola mo. At anak na namin ang daddy mo. Pero Lolo. Ay nako, walang pero. Anong idadahilan mo? Yung batang si Ana na pinangakuan mo noon? Sige. Papayag ako kung hindi ka magpakasal kay Nurse Gianna. Pero tutuparin mo ang pangako mo kay Ana. Hamon ng matanda. Natahimik si Ted. Hala, sige. Yun ang kondisyon ko. Pero pag hindi mo yun nagawa, pagkalabas ko ng hospital, itatakda ko na inyong kasal. And that's final. Hatol ng matanda. Napakamot na lang sa kanyang batok si Ted. Hay, lolo talaga. Mahinang usal nito. Hindi na nakipagtalo si Ted. Alam naman itong hindi siya mananalo sa kanyang lolo. At umaasa itong magbabagong isip ng kanyang lolo sa mga susunod na araw. Ngunit isang pangalan ang bumabagabag sa isip ni Ted. Ito ay ang pangalan ni Ana. Nasaan na nga kaya siya? Wika nito habang nakaupo sa sofa malapit sa kama ng kanyang lolo. Matapos siyang mangako sa batang Ana, ay nagiging mabilis ang mga pangyayari. Kasabay ng paghilom ng mga sugat ni Ted, ay kabaliktara naman ang nangyayari kay Gianna. Imbis na umayos ang kondisyon nito, ay mas bumibilis ang paglaki ng puso ni Gianna. Anak, kaya mo ba? Dapat magpahinga ka lang sa kwarto. Alam mo naman na. Hindi matuloy ni Vanjie ang gusto niyang sabihin, at pumatak na lang ang luha sa mga mata nito. Mami, kaya ko po. Pakiramdam ko, mas magkakasakit ako dito sa kwarto. Kung magstay ako, bumilik na lang po tayo ng maaga para mas mahabang pagpapahinga ko. Ayos lang po ba yun, Mami? Sige, anak. At isinulong na ni Vanjie ang wheelchair ng anak. Oras kasi ng pagpunta ni Gianna kay Ted. Nang nakarating ng mag-ina, ay si Vanjie nang kumatok. Dali-dali namang lumapit si Ted sa may pinto. Oh, sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Ako nang pupunta sa room mo. Ako naka-schedule ngayon kaya ako ang dapat pumunta. Ani Gianna. Tumingin si Gianna sa kanyang ina. Mommy,
Pwede po bang iwan niyo po muna kami? Pero mabilis lang po, promise. Mga 10 minutes? Pakiusap ni Gianna. Ngumiti si Vanjie at iniwan na si Gianna sa labas ng kwarto ni Ted. Ted, pwede ka bang magkwento tungkol sa pagiging teenager mo? Gusto kong marinig yung mga kalokohang ginawa mo at mga power trip. Ani Gianna. Sige, saan ba ako magsisimula? Panimula ni Ted. Tuwang-tuwa si Gianna na pakinggan ang mga kalokohang ginawa ni Ted. Mga nakakahiyang pangyayari at mga hindi malilimutang alaala ng kanyang kabataan. Nagpasampung minuto na silang nagkukwentuhan hanggang sa napunta ang usapan ng dalawa sa pakipagrelasyon. First kiss? Tanong ni Gianna. Biglang namula si Ted. Naririnig ko at nababasa sa mga slam book yung first kiss. Ano pakiramdam noon? Wala ka pa bang first kiss? Wala. Gusto mo bang ako maging first kiss mo? Kabadong tanong ni Ted. Ayos lang ba sa'yo? Hindi sumagot si Ted. Hindi to ang unang pagkakataon na makakalik si Ted ng babae. Pero hindi nito maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Kumakabog ang kanyang dibdib sa kaba. Hanggang sa pati ang kanyang mga kamay nanginginig na sa kaba. Ted? Ha? Oo, oo naman, walang problema. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Tutuparin ko ang hiling mo, basta't kaya ko. May request sana ako. Pwede bang patayin mo ang ilaw? Diyan sa loob? Pakiusap ni Gianna. Sige. Agad namang pinatay ni Ted ang ilaw. Ayan, patay na. Papasok ako sa loob, pero gusto kong nakapikit ka. Hiling ni Gianna. Pero, please. Malambing na sabi ni Gianna. Sige. At ipinikit ni Ted ang kanyang mga mata. Okay na. Nakapikit na ako. Marahang tumayo si Gianna sa kanyang wheelchair. Matapos ay, pinit ang doorknob hanggang sa makapasok na ito sa loob. Para makasigurado ay, tinakpan ni Gianna ang mga mata ni Ted gamit ang kanyang kamay at saka marahang idinampi ang kanyang malabi sa mga labi ni Ted. Habang ginugunita ni Ted ang kanyang alaala, ang ginawa ni Gianna sa kanya ay hinawakan niya ang kanyang mga labi. The sweetest kiss I ever had. Bulong nito. Kinabukasan, lumabas si Ted upang asikasuhin ang bills at mga papel ng kanyang lolo sa ospital. Na siya namang pagpasok ni Gianna sa kwarto ng matanda. Lolo, discharge na po pala kayo ngayon. Mabuti naman. Nakangiting sabi ni Gianna. Oo, okay ng mga lab results ko. Sinunod ko rin ang payo ni Doc at hindi na ako magkukulit. Ngiting-ngiti nitong sabi. At hindi ko pa nakakalimutan ang pangako mo sa akin. Dagdag ng matanda. Ako, Lo, ano nga po ulit yun? Nauntog po kasi ako kanina. Nagkaroon ako ng mild amnesia. Biro ni Gianna. At sabay silang tumawa. Matapos ay, tumitig lang ang matanda kay Gianna. Tila naghihintay sa seryoso nitong sagot. Mukhang wala akong lusot kay Lolo Andres. Sige na nga, mapagbigyan na nga. Wika ni Gianna sa kanyang sarili. Kinuha ni Gianna ang kanyang ballpen at sticky notes sa bulsa at may isinulat. Gianna123@hotmail.com. Ayan. Ani Gianna matapos magsulat at saka inabot sa matanda. Nurse Gianna, ano to? Tanong ni Lolo Andres. Email account ko po para magkausap kami ng apo nyo. Hindi ba pwedeng numero mo na lang? Lolo, lumang estilo na kasi pag number. At saka para makita niya rin ako. O hindi ba? Makikilatis niya na ako. Mas mapapabilis ang getting to know each other stage namin. Paliwanag ng dalaga. Ay, siya nga. Sige, ibibigay ko ito sa aking apo. Pero hintayin mo siya ngayon.
para makapagkita at makapag-usap na kayo ng personal. Pakiusap ng matanda. Lo, gustuhin ko man, pero hindi pwede. Alam niyo namang, kulang po kami ng isang nurse ngayon. Hayaan niyo po pag nag-chat siya sa akin. Re-replyan ko siya kaagad. Nakangiti nitong sabi. Hindi na napigilan ng matanda si Gianna at lumabas na ito ng pinto. Maayos na nakauwi si Lolo Andres at ang apo nitong si Ted. Ngunit pagka-uwi ni Lolo Andres ay agad nitong kinausap ang kanyang apo. Apo, heto ang email ni Gianna, ang babaeng papakasalan mo. Sabay abot ng sticky note kay Ted. Lolo, ay Tadeus ha, sinasabi ko sa'yo, i-chat mo na siya madali para magkaroon na kayo ng getting to know each other. Utos ng matanda. Napabuntong hininga ang binata at kumakamot nilang sa kanyang ulo. Okay, okay Lo. Sige mamaya, pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit ko. Ayan, sige. Sabihin mo kaagad kapag nag-chat ka na sa kanya ha, at kung anong pag-uusapan nyo, nang maturuan kita ng madapat isagot. Huwag kang babagal-bagal. Maganda at mabait niyang si Gianna. Balita ko rin sa mga nurse ay maraming humahanga sa kanya. Kaya pag-igihan mo at baka maunahan ka pa ng iba. Bili ng matanda. Okay Lo. Opo. Inilagay ni Ted ang papel sa kanyang bulsa at inihatid na ang kanyang lolo sa kwarto nito upang makapagpahinga. Nang gabi ding yun ay nagligpit na si Ted ng kanyang gamit. At dahil sa jet lag ay hindi pa rin ito makatulog. Napagod na rin sa kanyang daliri. Kakascroll ng kanyang telepono hanggang sinaisipan nitong tignan ang papel na binigay ng kanyang lolo. Kinuha niya ito at tinitigan. Gianna123@hotmail.com. Ang baduy naman ng email na to. Nakangising sabi ni Ted. Matignan na nga lang. Nako Lolo Andres, pagbibigyan lang kita. Pero wala akong balak magpakasal. Nagsimula nang itype ni Ted ang email sa search engine ng kanyang social media account at nanlaki ang mga mata nito sa kanyang nakita. Ay pucha, bakit mukhang chucha yung babaeng to? Talaga bang dito ako gustong ipakasal ni Lolo? Napatayo pa si Ted sa kanyang kama nang makita ang litrato ni Gianna. Samantala, mahiga na noon si Gianna sa kanyang kama. Tapos na rin ito sa kanyang night routine at skincare. Hay, sa wakas, makakapagpahinga na rin. Binagsak ni Gianna ang kanyang katawan sa kama. Papikit na sana ito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ay, ano ba yan? Patulog na ako eh. Inabot ni Gianna ang kanyang cellphone na nasa side table at nakita ang notification. Sino naman to? Tadeus? Ang oldest ng name ha? Wika ni Gianna matapos ay binasang message sa kanya ng lalaking nagngangalang Tadeus. Hi, I'm Tadeus, the grandson of Andres. He asked me to keep in touch with you. I hope this message won't bother you. It's just my grandfather's request. Ay taray, nosebleed naman ako dito. Naisipan ni Gianna na tignan ang profile ni Ted bago ito replyan sa chat. Ano ba naman to? Pusang profile picture. Tapos ang oldest ng pangalan, pero isip bata. Kung hindi pusa, anime at cartoons ang post. Hi Lolo Andres, pasalamat ka. Love kita. Nako, makipag-chat na nga lang ako sa Tadeus na to, pero walang kasal na magkaganap. Mabuti na lang itong dami account ang binigay ko. At panigurado dismayado siya sa looks ko. Na-awardan ata ako dito, sa itsurang to. Mukhang realistic na chuchay ako dito. Ganda-ganda ko dito. Ngiting-ngiting sabi ni Gianna. Walang kamalay-malay ang dalawa na parao nilang nililin lang ang bawat isa. At hindi nila alam na matagal na silang magkakilala. Nireplyan ni Gianna si Ted hanggang sa nagpalitan na sila ng impormasyon. Hindi naman nagsinungaling sa bawat isa ang kanilang mga binibigay na impormasyon. Bukod tanging sa profile lang nila ang nilin lang ang isa't isa. Actually, I arrived yesterday here in the Philippines. I'm planning to have a branch of my restaurant here. Most likely, we cater Filipino dishes. So, I'm praying that it will work here in our country. Pagmamalaki ni Ted.
Oh, very good. Very nice. Nilalaro lang ni Gianna ang kanyang mga sagot sa chat ni Ted. Balak nitong inisin si Ted sa kanyang mali-maling grammar na sagot upang tantanan siya o hindi kaya ma-turn off. I nurse here. Take care of patients on the hospital. PP, temperature and all. English I don't want. Make me nosebleed. Do you know, blood in the nose that will fall on your nose. Just like that. Ultimo spelling niya sa chat ay minali-mali niya upang masigurong hindi siya magugustuhan ni Ted. Ang hindi nito alam ay naalaw si Ted sa kanyang ginagawang kalokohan. Good morning. Pati ni Gianna. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito at tila parang walang tulog. Good. Teka, anong nangyari sa'yo? Bulalas ni Jen. Puyat yan, girl. Binaba ni Gianna ang kanyang bag sa mesa at naupo sa upuan. Humikab pa ito bago nagsalita. Oo, girl. Alauna na ata ako nakatulog. Si Tadeus kasi. Napahagikik si Jen nang narinig ang sinabi ni Gianna. Sino naman yun? Ang sinauna naman ng pangalan? Yung apo ni Lolo Andres yun. I see. Kaya pala. Ano? Magka-chat na kayo ng apo ni Lolo Andres? Nanlaki ang mga mata ni Jen sa sinabi ni Gianna. So, totoo pa rin mong gusto ni Lolo na magpakasal sa apo niya? Kumunot ang noo ni Gianna. Sira, naaliwan ko kay Tadeus. Ano yun? Overnight na in love ako agad? At saka, never akong may in love sa isang cat lover na isip bata. Kahit pang sinaunang pangalan, pinagbibigyan ko lang si Lolo Andres. Tulad ni Gianna, nangingitim din ang paligid ng mga mata ni Ted. Tulala si Ted sa harapan ng hapagkainan. Kasama nito si Lolo Andres upang kumain ng agahan. Ngunit dahil sa pag-uusap nila ni Gianna magdamag, ay nakalutang pa ang kanyang diwa at antok na antok pa. Jet lag apo? Tanong ng matanda. Nope, puyat ako Lolo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong alalahanin ang pagpapatayo ng branch mo dito. Kaya na lahat yun ng kumpaya natin dito. Paalala ni Lolo Andres. Nope, it's nothing to do with work. Napasulyap ang matanda sa kanyang apo at hinintay ang susunod itong sasabihin. Yuan Lolo, kachat ko si Gianna and I think she's okay. Dugtong ni Ted. Ano? Edi ang ibig sabihin ba nito? Pwede na kayo magpakasal. Tumas ang kilay ni Ted. Lolo, give me a break. Friends, fine. Pero to my wife? Promeno si Ted sa kanyang pagsasalita. Napansin itong nakatitig sa kanya ang kanyang lolo. I wanna eat. Nagugutom na ako. At saka ito biglang kumuha ng kanin at ulam at sumubo ng malaki. Ay basta, Tadeus. Ayos-ayusin mong panligaw mo kay Nurse Gianna, ha? Nako. Tumango lang ito. Pero sa kanyang isipan, no way. Yung mukhang chuchay na yun. Wika ni Tadeus sa kanyang sarili. Bagamat mga peking mukhang kanilang alam sa isa't isa, hindi na malayan ng dalawa na tulad ng pintong namamagitan sa kanila noon, ay hindi ito naging hadlang upang sila'y mahulog sa isa't isa. Sa tulong na rin ng pangungulit ni Lolo Andres ay, napipilitang i-message ni Ted si Gianna na tila nanligaw ito sa dalaga. Sa modernong pamamaraan at yun ay sa pamamagitan ng chat, dapat binati mo na si Nurse Gianna ng magandang umaga, magandang dilag. Ikaw ang dahilan ko sa pagmulat ng aking mga mata. Ganun. Dali i-chat mo na sa kanya yun. Panigurado akong kikiligin yun. Ganun ko nakuha ang puso ng lola mo. Palagi ko siyang binabati at pinupuri. Pagmamalaki ng matanda. Lolo. Ay sige na, dali. Chat mo na. Hindi din natantanan ni Lolo Andres si Ted hanggat hindi niya ito ginagawa. Minsan pa'y sinabi nitong haranahin nila si Gianna sa ospital para daw mas mapabilis ang proseso ng kanilang panliligaw. Lolo, hindi na uso yun. At ano, gagawa pa tayo ng eksena sa ospital? Nakakahiya. Daing ng kanyang apo. Ay, ganun ba? Mas sincero kasing tingnan yun.
Gusto ko nga sanang padalan si Nurse Gianna ng kabang-kabang bigas. O hindi kaya, kinatay ng baka bilang regalo. Ano sa tingin mo, apo? Halata kay Lolo Andres na gusto niya si Gianna para sa kanyang apo. Ngunit masyadong makalumang paraan ito upang masuyo ang dalaga. At hindi ito kayang gawin ni Ted dahil para sa binata, ito'y isang malaking kahiyan. Lahat ng ito ay nababanggit ni Ted sa dalaga nang sila'y magka-chat na. Lolo really likes you to be my wife. He is forcing me to do all of that. Sabi ni Ted sa chat nila ni Gianna. I don't wanna hurt his feelings though. I cannot force you to be my wife. And besides, being married is very secret. We cannot decide that matter overnight. It takes years to decide about that. Yeah, true. Not false. Biro na sagot ni Gianna. Sa mga ganong banat ni Gianna natutuwa si Ted, hindi nito alam kung bakit. You're so funny. Seriously? Ganyan ka ba talaga mag-English? Ay anak na, tigtatagalog ka pala. Isang linggo na akong hirap na hirap mag-English. Visit ka. Gigil na sagot ni Gianna. Nang dahil doon ay mas naging komportable ang dalawa sa isa't isa. At napansin na ito ni Fanji. Nako ang anak ko, palagi nang may kachat. Sino kaya yon? Si Yasat ni Fanji. Mami, wala lang to. Apo to ng isa sa makukulit na lolo na pasyente namin. Eh, kesa sumama ang loob ni lolo, sinasakyan na lang namin ang apo niya. Hindi naman masamang maging magkaibigan kami. Paliwanag ni Gianna. Pareho namang hindi namin gusto ang plano ni lolo. Natawa si Fanji. Anak, ang dami mo kaagad na sinabi. Ang tanong ko lang naman ay kung sino yung kachat mo. Hindi ko naman sinabing pipigilan kita sa pakipag-chat. Natawa bahagya si Gianna. Tsungiti mo kasi na ganyan. Ngayon ko lang ulit nakita. Biglang naging seryosong pananalita ng ina ni Gianna. Kaya nagtaka ito kung anong ibig sabihin ng kanyang ina. Mommy, hindi ko po maintindihan. 10 years ago, ganyan din ang ngiti mo tuwing kausap mo si Ted. Alam kong naalala mo po siya at hindi yun mabubura sa puso mo. Napayo ko si Gianna at tumawak sa kanyang dibdib. Masaya ako dahil sa wakas nakita ko ulit ang mga ngiting ganyan. At sa pagkakatong ito, wala kang inaalalang sakit. Uhad lang sa mga gusto mong mangyari. Ang tagal na rin pala, Mami, ano? Nung nalagpas na natin yung sakit ko. At sobrang pasalamat ako sa donor ng puso ko. Siguro kaya kami pinagtagpo ni Ted ay para bigyan ng isa't isa ng lakas ng loob na umusad sa buhay. Nasaan na kaya siya, Mami? Naalala pa rin kaya niya ako? Hindi ko alam, anak. Pero ikaw, pinangahawakan mo pa rin ba ang pangako niya sa'yo? Tanong ng kanyang ina. Tumungay si Gianna at hawak pa rin niya ang kanyang dibdib. Kung kami talaga, magiging kami. Pero kung hindi, buong buhay akong magpapasalamat sa kanya dahil binigyan niya ako ng pag-asang mabuhay. Nakangiti nitong sabi. Nang dahil sa pag-uusap ni Navanji at Gianna, bumalik ang alaala ni Gianna tungkol sa isa sa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. At kasabay nito ang paglisa ng isang kaibigan, naging malaki ang papel sa kanyang buhay. Sa bawat araw na dumanay, mas lumalala ang kondisyon ni Gianna. Nurse Vanji, I know this is very hard for you, lalo na kay Gianna. At her age, dapat wala siya dito sa ospital. She should explore life, pero tatapatin na kita. She should live life to the fullest. Panimula ng doktor. Doc, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko maintindihan. May kutob na si Vanji sa gustong tumbukin ng doktor. Ngunit bilang ina, hindi niya matanggap ito. Ayaw niyang tanggapin ang tumatakbo sa kanyang isip at gusto pa ring lumaban. Vanji, hindi na umeepekto ang medications natin kay Gianna. Sa totoo lang, himala na araw-araw pa siyang nagigising at lumilipot sa ospital sa kanyang kondisyon. Para siyang bomba na anytime, pwedeng sumabog. Hindi pa rin magawang diretsuhin ng doktor si Vanji dahil naging malapit ang mag-ina sa doktor. Mabuting bata si Gianna at kahit sa kanyang kondisyon ay nagbibigay pa nito ng saya sa bawat pasyente sa ospital.
saksi ang doktor sa pagbabago ni Ted na kanya ring pasyente at iba pang matandang kanyang nakakasalamuha. Kaya malaki ang panghihinayang niya sa buhay ni Gianna. Umagos na parang ilog ang luha ni Vanjie. Tuloy-tuloy lang sa pagluha nito habang kinakausap ang doktor ng kanyang anak. Doc, yung clinical trials, hindi ba open pa siya? May iba pang nag-contact, hindi ba? May mga bago pang medicine? Yun, gusto kong subukan yun. Asa na po, Doc, ang waiver? Pipirmahan ko na. Napapailing na ang doktor dahil ramdam nitong gustong ilaban ni Vanjie ang kanyang anak hanggang sa gumaling ito. Ngunit wala na talagang solusyon. Yung transplant, Doc, heart donor, kahit ito. Itinuro ni Vanjie ang kanyang puso. Kahit itong puso ko ang ibigay ko sa anak ko. Kunan niyo na ako ng test para malaman kung pwede kong i-donate ang puso ko. Vanjie, alam kong alam mo yung proseso ng transplant. At alam mong hindi pwede ang sinasabi mo. Gumula lang ang mundo ni Vanjie. Ayaw pa nitong sumuko. Ngunit sinasabi na sa kanya ng bawat sitwasyon na wala ng pag-asa. Kailangan niya ng sumuko at ipagpaubaya sa Diyos ng lahat. Lumapit ang doktor kay Vanjie at hinawakan ng balikat nito. Lalong umagos ang luha ni Vanjie hanggang sa nag-breakdown na ito. Doc, hindi to pwede. Hindi po pwede. Siya lang ang buhay ko. Hindi ba dapat anak ang paglilibing sa magulang? Bakit kailangan akong maghatid sa huling hantungan ng anak ko? Bakit ako? Bakit kailangan ako? Bakit anak ko pang dapat dumanas ng ganito? Bakit, Doc? Dapat ako na lang. Mas kaya kong harapin tong sakit na to. Apakabata pa ng anak ko para mawala sa mundo. Bakit? Hindi na rin iwasan ng doktor na maluha. Ngunit itong masakit na katotohanan at hindi natin nahawak ang tadhana ng isa't isa. Nagpatawag ang doktor ng nurse dahil sa breakdown na nangyari kay Vanjie. Matapos turukan ng pampakalmay, dinala si Vanjie sa isa sa mga kwarto sa ospital. Matapos ng kaganapang yun ay, saka nagpatuloy ang doktor sa kanyang trabaho. Mr. Andres, I'm very sorry for the delay. Paghingi ng paumanhin ng doktor. It's okay, Doc. If you don't mind, what happened? Alam ko may confidentiality ang patients, pero you know, may position to this hospital. I might help. Hindi man detalyado, ngunit ibinahagi ng doktor ang ilan sa nangyari. Isa sa shareholders ng hospital na yon ang pamilya ni Andres. At kilala siya bilang secret angel ng ilan sa mga nagiging pasyente ng hospital. Tumutulong siya sa ilan sa mga ito na nasa tingin niya ay karapat dapat tulungan. At isa sa nakapukaw ng kanyang pansin ay ang nangyari kay Vanjie. Okay, do a test to her daughter and to my daughter-in-law. Walang pag-aninlang ang sabi ni Andres. Po? Gulat na gulat ni sabi ng doktor. You hear me, loud and clear. Mas magiging kapakipakinabang ang buhay ng aking manugang sa ganitong paraan. Alam kong nahirapan na rin siya. At tungkol naman kay Ted, I can handle that. Utos ni Andres. Okay, Mr. Andres. Compatible ang puso ng ina ni Ted at si Gianna. Wala pa rin itong kasiguraduhan dahil kailangan tanggapin ng katawan ni Gianna ang bagong pusong ibibigay sa kanya. Subalit, ito lang ang tanging paraan para mas mapahaba pang buhay ni Gianna. Ang katumbas ng ginawa ni Andres ay ang kamatayan ng ina ni Ted. Mahirap man ito sa dalawa, ngunit gustong makatulong ni Andres sa iba. Ted, my precious grandson. Tawag ng matanda sa kanyang apo. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Malungkot ang mga mata ni Andres. Wala itong mahanap na tamang salita para sa kanyang sasabihin. Subalit buo ng kanyang desisyon. Opo, Lolo. Bakit po? Isasabihin ako sa'yo. Tungkol sa mama mo. Panimula nito. Napalunok si Ted. Nakaramdam ito ng matinding kaba at mahinala na ito sa sasabihin ng kanyang lola sa kanya. Dad, she's still in a coma because brain dead na si mama, hindi ba? At makina na lang bumubuhay sa kanya. Life support? Dugtong ni Dad. Tumangos si Andres. Oo, tama ka. Hindi akalain ni Andres na ganito kahirap sabihin ng lahat. Lolo,
Pwede po bang ibigay natin ang puso ni Mama sa kaibigan ko na si Anna? Ha? Gulat na sabi ni Andres. Hindi nito akalaing sasabihin niya ni Ted sa kanya. At napag-alaman na rin itong ang anak ni Vanjie ang kaibigan ng kanyang apo. Si Anna po yung sinasabi kong friend ko at pinangakuan ko ng kasal. I know she is dying. Naririnig ko sa mga nurse pag dumaraan ako sa nursing station. Gusto kong may maiwang alaala si Mama. Gusto ko siyang tulungan. Papayag po ba kayo, Lolo? Tumulang luha ng matanda at niyakap ang kanyang apo. Sigurado ka ba po sa sinasabi mo? Buo na bang desisyon mo? Pwede mo pang pag-isipan ng lahat. Pilit na ngumiti si Ted kahit natuloy-tuloy ang pagtulo ng kanyang luha. Opo, Lolo. Sigurado na po ako. Pinag-isipan ko na po ng mabuti ang lahat. Alam kong nahirapan na rin si Mama. At hindi na nito mapigilang humagulhol. Alam ko magiging masaya na siya sa desisyon ko. Magkakasama na rin sila ni Papa. Yumakap si Ted sa kanyang lolo. Tama naman po ang gagawin ko, Lolo, hindi ba? Hindi ako masamang anak kung gagawin ko to. Hindi niyo ako huhusgahan. Oo, apo. Oo. Samantala, magkausap si Navanji at Gianna sa kwarto. Mami, talaga po may donor na ako? Oo, anak. Meron kang donor. At sa lalong madaling panahon, ooperahan ka na, anak. Kaagaling ka na. Mami, pwede ba nating puntahan si Ted? Gusto kong sabihin to kay Ted. Hiling ni Gianna. Sige, anak. Pupuntahan ko muna siya para sabihin pupunta ka. Nang oras na yun ay, parang sasabog ang puso ni Gianna sa saya. Kahit mapunta ang labi nito ay, abot-teng ang kanyang mga ngiti. Hindi na ito makapaghintay para sabihin kay Ted ang magandang balita. Agad ding bumalik ang ina ni Gianna at dinala si Gianna sa kwarto ni Ted. Ted, nandyan ka na ba? Tanong ni Gianna. Oo. Nung pumunta ang mama mo, pumesto na ako agad dito sa pinto. May sasabihin ako. May heart donor na ako. Kagaling na ako. Ted, matutupad ang mapangarap ko. Dinig na dinig ni Ted ang saya sa tinig ni Gianna. Ngunit hindi nito maiwasang masaktan dahil ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang ina. Hindi maaring sabihin ni Ted na ang donor ni Gianna ay ang kanyang ina. Alam nitong tatanggihan nito ni Gianna, kaya mas pinili na lang nitong manahimik at maging masaya para sa kaibigan. Anna, masaya ako para sa'yo. Magagawa mo ng pumasok ulit sa school, mag-explore, mag-travel, at makakilala ng maraming tao. At saka, mapapa ka. Anna, flight ko na bukas papuntang US. Hindi na pinatapos ni Ted si Gianna sa kanyang sasabihin. Alam nitong tungkol yun sa kanyang pangako. Gusto man niyang tuparin yun. At mapangasaw si Gianna ay hindi to ang tamang panahon para doon. Hindi niya kayang matinding lungkot na kanyang harapin. Gusto niyang lumayo sa lugar kung saan marami siyang alaala ng kanyang mga magulang. Ha? Aalis ka? Oo, for good. Pero, paano yung... Ang kaninang saya ay napalitan ng lungkot. Matinding lungkot. Na tila pinipiga ang kanyang puso hanggang sa mawala ng dugo. Anna, makinig ka. Hindi ba pangarap mo to? Natupad ng hiling mo. Kagaling ka na. Siyon ang isipin mo, okay? May mga bagay lang talagang ipinangako pero hindi natutupad. Masakit ang masalitang binitaw ni Ted kay Gianna ng oras na yon. Lihim na lumuluha si Ted dahil gusto niyang tuparin lahat ng sinabi niya kay Gianna pero mas nanaigang kalungkutan sa kanyang puso. Lumapit si Andres sa kanyang apo at hinawakan ang kamay nito. Sa kamay ni Andres ibinuhos ni Ted ang lahat ng sakit upang makapagsalita ng maayos. Kahit ano kasi ang kanyang piliin ay masasaktan siya ng lubos. Sorry. Okay lang ako, Ted. Alam ko namang hindi mangyayari yun. Masyado pa akong bata. At ginawa mo lang yun para mapagaan ang loob ko, hindi ba? Oo. Sagot ni Ted kahit gusto niyang tuparin ang pagpapakasal kay Gianna. Doon niya napagtanto na sa maikling panahon ay minahal niya na si Gianna.
Ngunit kailangan niyang magparaya at maghilom ang sugat ng Del sa mga nangyari. Narinig ni Ted ang paghikbi ni Gianna, kaya humigpit ang kapit nito sa kanyang lolo. Nasasaktan si Andres sa kanyang nakikita. Kaya din si Vanjie, dahil wala silang magawa para sa dalawang taong nagmamahalan. Anak, Gianna, tara na. Ayan ni Vanjie. Mami, sandali na lang po. Pakiusap ni Gianna. At muli nitong kinausap si Ted. Alam ko namang darating ang araw na to. Kaso ang akala ko, dahil iiwan kita. Siyon pala, ikaw ang mang-iwan. Tumawa ng pilit si Gianna. Lagi mo tatandaan ay hindi ka nag-iisa. Kahit wala ng katawang lupa ng papa mo, alam kong lalaban ang mama mo para sa'yo. Palagi pa rin kitang ipagdarasal. Salamat kasi pinaramdam mo sa'kin na may ibang taong nagmamahal sa'kin. Naramdaman ko na special ako sa sandaling panahon na magkakilala tayo. Palagi namang ganun, hindi ba? Pag may saya, may lungkot. Ito ba yung tinatawag nilang heartbreak? Tinakpan ni Gianna ang kanyang bibig upang hindi marinig ni Ted ang kanyang paghagulhol. Oo, ito na nga yun, sagot ni Ted. Pero kahit ganun, salamat pa rin. Hay, sige na. Bahabay na, Ted. Bumaling si Gianna sa kanyang ina. Mami, tara na po. Ayan ito. At lumisan ng mag-ina sa harapan ng pinto. Ngayon na lang ulit yumakap si Ted sa kanyang lolo. Tahimik itong umiiyak at nalulunod sa sobrang sakit. Sabay ng pag-alis ni Ted ay ang operasyon ni Gianna. Naging matagumpay ang operasyon at tinanggap ng katawan ni Gianna ang bagong puso na galing sa ina ni Ted. Ang alaalang ito ay hindi malilimutan ng dalawa. Hanggang magpahanggang ngayon ay masakit pa rin kay Ted ang paglisan niya ng araw na yon. Ngunit sa kabila nito ay baon niyang magagandang alaala at kwentuhan nila ni Gianna kahit na hindi nito nakitang hitsura nito. Gayon din si Gianna, at hanggang ngayon ay hindi niya alam na ang nagmamay-ari ng bago niyang puso ay ang ina ni Ted. Pero sa kabila nito ay iningatan niya ang kanyang bagong puso at ipinagpatuloy ang pagtulong sa iba pang pasyente. Kaya ito nagpa siyang maging nurse. Sa kasalukuyan, nagkakachat pa rin ang dalawa at nagsasabi pa rin si Ted ng kanyang mga hinaing kay Gianna. You know what? Lolo is always forcing me to meet you at the hospital. But I always find a way not to do that. Daing ni Ted. Good. Ano, gagawa ka pa ng eksena doon. At saka nakakahiya. Alam na nga nilang lahat na gusto ako ni Lolo ipakasal sa'yo. Lulubog na ako sa station tuwing ganun ang nagiging asara namin. You're right. Sino Lolo? He will not stop until he gets what he wants. At may biglang naisip si Gianna na ideya. Ganito. Bukas day off ko. Saka mo ako i-surprise kunyari. O hindi ba? At least na pagbigyan natin si Lolo. Pero hindi pa rin tayo magkikita. Ano sa tingin mo? Suhesyon ni Gianna. What a great idea. Ano, deal? Tanong ni Gianna. Deal. Naging matagumpay ang plano ng dalawa. Pumayag si Ted na dalawin nila ni Lolo Andres si Gianna sa ospital. Tuwang-tuwa si Lolo Andres at hindi na makapaghintay sa kanilang pagpunta. Ngunit pagdating nila sa ospital ay, imbis na pupunta sa kanyang doktor para sa kanyang check-up ay, hinanap muna nila si Gianna. Nurse Jen, nasaan si Gianna? Agad na tanong ni Lolo Andres pagdaan nila ni Ted sa nursing station. Ay, Lolo, day off po ni Nurse Gianna ngayon. Bakit po? May habilin po ba kayo para sa kanya? Balik na tanong ni Jen. Asya, ganun ba? Akala ko ba tuwing Huwebes ay day off niya? Lunes pala ngayon. Lolo, takipagpalit po kasi ako ng off. Kaya, swap po muna kami. Paliwanag ni Jen. Ay paano na tong mga dala naming pagkain? Hindi pala niya makakain tong mga to. May dalang kakanin si Lolo Andres at Ted na paborito ni Gianna. Ay Lolo, ayos lang yun. May next time pa naman. Pampalubag loob ni Ted. Ganito, akin na lang to. Ayos lang po ba?
Oh, sige. Ikaw ang bahala. Nakakalungkot lang. Akala ko magkikita na kayo ni Nurse Gianna. Ganun talaga, Lo. Hindi pa oras para magkita kami. Sige na, Lo. Tara na kay Doc. Baka mamaya hinintay niya na tayo. Ayan ni Ted. Nagtungo ng maglolo sa doktor at tinignan si Lolo Andres. Habang nag-uusap si Andres at ang Doktor Ray, nagpaalam muna si Ted sandali dahil may biglang tumawag sa kanya. Lolo Andres, okay naman po ang lahat. Ipagpatuloy niyo lang ang routine niyo. At huwag na kayo muli magtangkang kumain ng lechon, chicharong bulaklak, o anumang bawal sa inyo. Iintindihan niyo po ba yun, Lolo? Paalala ng doktor. Sige po, Dok. Pangako. Lolo Andres, kung hindi niyo po mamasamain, ang tagal ko rin ipinagtataka. May sarili naman po kayong ospital. Pero bakit dito pa rin kayo nagpapatingin? Hindi po ba nagtatampo ang mga doktor niyo doon? Tanong ng doktor. Dok, sa totoo lang, may binabantayan kasi ako dito sa ospital na to. Gusto ko siyang subaybayan hanggang sa aking makakaya. Lo, ito po ba si Gianna? Oo, siya nga. Sa kabilang banda, dahil day of the Gianna ay nagpunta ito sa ospital kung saan siya na malagi ng ilang taon. Kilala pa siya ng ilang mga nurse na nandoon dahil naging katrabaho sila noon ng kanyang ina, pati na rin ng kanyang doktor ay doon pa. Gianna, ikaw na ba yan? Lalo kang gumaganda taon-taon. Bati ng doktor ni Gianna sa kanya noong siya ay makita. Naupo si Gianna at ipinatong ang kanyang bag at wallet sa mesa ng doktor. Si Doc talaga. Binibiro pa ako. Wala naman pong nagbago sa itsura ko mula nung huling dumalo ako rito. Ani Gianna. Taon-taong bumibisita si Gianna sa ospital na yon upang dalawin ng doktor na hindi siya sinukuan nung siya ay may sakit pa. At upang gunitain na rin ang isang alaalang naging malaki ang party sa kanyang buhay. Matapos magkamustahan ay nagpaalam na si Gianna sa kanyang doktor. Dok, sige po, mauna na po ako. Baka mamaya may pasyente pa po kayo. Nadelay ng consultation niya ng dahil sa akin. Oh, sige. Mag-iingat ka pa uwi. Oh, dadaan ka muna sa dalawang pinto na paborito mo? Pahabol na tanong ng doktor. Kumuhit ang malaking ngiti sa labi ni Gianna. Dadaan po muna ako doon. Baka sakaling dumating siya at pakasalan ako. Gianna, umaasa ka pa rin ba? Nag-aalala na tanong ng doktor. Joe, biro ng dalaga. Ang tagal na nun, Dok. Baka nga hindi yan na ako natatandaan. Sige na po, Dok. Babay po. Lumabas na si Gianna sa pinto, bitbit ang kanyang bag. Kung pwede ko lang sabihin sa'yo, Gianna, ang mga nangyari. Kung alam mo lang kung gaano kakamahal ang batang Ted. Napapailing na sabi ng doktor. Tulad ng kanyang sinabi, nagtungo siya sa dating kwarto ni Ted. May naka-admit doon, ngunit hindi na siya nag-abalang katukin nito. Hinawakan lang niyang labas ng pinto at sinariwang mga araw na sila ay pagkausap ni Ted. It's been 10 years, Ted. Maraming salamat sa mga memories. Kahit ikaw ang naging first heartbreak ko, salamat pa rin dahil, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako titibay ng ganito. Maraming salamat, Ted. Hintayin ko na lang ang dumating yung araw na muli tayo magkita. Teka, darating ka pa kaya ng araw na yun? Bulong ni Gianna sa pinto na tila kausap si Ted sa kabila. Matapos magpunta sa dating silid ni Ted, ay nagtungo si Gianna sa kanyang dating silid. Swerte at walang nakakonfine sa silid na yon. Kaya naman hinirem niya sa maintenance ang susi nito. Ibinigay naman ito kaagad sa kanya dahil taon-taon niya itong ginagawa sa tuwing dadalaw siya sa ospital na yon. Pagbukas niya ng pinto ay agad niyang nakita ang batang siya. Nakahiga sa kamang nandun at nakatanaw sa may bintana, payat na payat at laging hinahabol ang hininga. Batang Gianna, kumusta ka na? Masaya ka bang makita ako muli? Heto ako, single pa rin. At sa totoo lang, nangangarap pa rin makita si Ted. Ikaw ba? Ganun ka rin ba? Hanggang kailan kaya tayo aasang makita siya? Sambit ni Gianna habang nakatanaw sa kama. Ilang minuto matapos lumabas si Gianna
ay siya namang dating ni Ted sa ospital. Inatidyan na muli ang kanyang lolo sa bahay at nagpaalam siya na may pupuntahan. "Good afternoon, sir." Bati ng guard sa paghakbang ni Ted papasok sa ospital. "Surrender po muna tayo ng ID at lagpo dito," ani ng guard. "Good morning din po, Kuya Guard," bati rin ni Ted at naglag sa logbook. "Tadeos," ani ng guard bago tuluyang papasukin si Ted sa loob. "Ted na lang, Kuya." "Wala eh, diyang mga pinangalan sa akin. Patabain na lang natin sa palayaw." At natawa ang guard sa sinabi ni Ted. Bit-bit ang mapagkain na dapat ay ibibigay nila kay Gianna. Ay dumiretso ito sa doktor ni Gianna na siya ring tumingin sa kanya noon. Pagkakatok nito sa pinto ay agad siyang pinapasok at laking gulat ng doktor nang makita si Ted. "Ted, ikaw ba yan? Kamusta ka na?" Bulalas ng doktor at napatayo ito sa kanyang kinaupuan. Niyapos nito si Ted at pinagmasdan. "Hay nako, ang laki na talaga ng pinagbago nyo. Napakabilis ng panahon. Nararamdaman ko na tuloy ang edad ko. Lumaki kayong gwapo at maganda." Kumunot ang noo ni Ted matapos marinig ang mga sinabi ng doktor. "Nyo?" At kumalas ito sa pagkakayakap ng doktor. "Oo, nandito si Gianna kanina lang." "Gianna? I mean Anna. Anna bang ibinigay niyang pangalan sa'yo, tama ba?" "Sino po, Dok?" "Si Anna. Nandito sa Anna." "Oo. Kaso ka..." At umangos na palabas ng pinto si Ted. Mabuti na lang. At nailapag muna niyang mga kakaninyang dala sa mesa. "Hay nako. Mabuti na lang at hindi natapon ang mga to." Kinuha na ng doktor ang bilawa at ipapakisuyo sa kanyang assistant na may mapansin siyang wallet sa mesa. Binuksan niyang wallet upang mahanap ang pagkakilanlan ng may-ari. "Ay, nalimutan ni Gianna." Wika nito. Humango si Ted at inilibot ang tingin sa paligid. "Nandito si Anna. Nandito siya. Makikita ko na siya sa wakas." Sambit nito sa kanyang sarili. Ngunit napaisip ito. Paano yung mahanap ang isang taong hindi pa niya kailanman nakita? Biglang nanlumo si Ted at napahawk sa kanyang noo. "Nice. Bakit ba hindi ka muna nagtanong bago ka tumakbo palabas?" Napapailing nitong sabi sa sarili. Kaya naman naglakad-lakad na lang si Ted hanggang sa dalin siya ng kanyang mga paa sa kwarto ni Gianna. Nung una ay nakatitig lang ito sa pinto hanggang sa nagsimula ito magsalita na tila may kausap sa kabilang bahagi ng pintong yon. "It's been 10 years at parang kahapon lang ang lahat. I was walking to you behind that door." Usal nito at nilapitan ng pinto. Hinawa ka ng pinto gawa sa plastic at sumandal matapos ilang sandali. Hindi alam ni Ted kung ito pa rin ba ang pintong yon. Ngunit hindi siya magkakamali sa numero ng kwarto na palagi niyang binibisita upang makausap si Anna o kung tawagin niya ngayon, Gianna. Sa likod ng pinto ay kasalukuyang nasa loob pa rin si Gianna at tulad ni Ted, nakasandali nito sa pinto. Kung wala lang pintong yon, magkatalikuran sana sila ng oras na yon. Ilang minuto silang nasa ganong posisyon. Matapos namnamin ng sandaling yon ay tumayo na ng ayos si Ted at muling humarap sa pinto. "It's good to reminisce about those memories. I wish I could conquer my fear that time. But here I am, still missing my first love." Anito at tumalikod sa pinto, saka naglakad pa sulong. Pag alis ni Ted ay saka naman lumabas ng kwarto si Gianna. May bakas pa ng luha sa kanyang mga mata. Tila naging pangalawang tahanan niya na kasi ang kwartong yon ng ilang taon hanggang siya'y gumaling at tuluyang makawala sa sumpa ng kanyang sakit. "Huwag kang mag-alala, batang Gianna. Babalik ulit ako para kumustahin ka." Wika nito bago tuluyang lumakad. Nasa guard na noon si Gianna upang kunin ang kanyang ID at ang isa sa uli niya na ito sa kanyang wallet ay hindi niya mahanap ang kanyang wallet sa loob ng kanyang bag. "Hala, nasa na yun?" "Ma'am, bakit po? May problema po ba?" tanong ng guard. "Opo kuya, yung wallet ko nawawala," tarantang sabi ni Gianna. Samantala, nasa labas ng ospital si Ted nang may makasalubong itong buntis na babae. Mag-isa ito habang daladala ng kanyang anak ang bag
habang naglalakad papasok sa ospital. Halata sa itsura ng buntis na nahirapan na siya sa paglalakad, kaya naman nagmagandang loob na si Ted na tulungan nito. Ma'am, tawag ni Ted sa buntis habang papalapit ito sa kanya. Tulungan na po kita. Mukhang nahirapan na po kayo sa daladala nyo. Alok nito. Hindi naman tumanggi ang buntis at inabot kay Ted ang kanyang bag at inalalay na itong papasok sa ospital. Nasa may guard pa rin noon si Gianna at inilalabas niya na isa-isang laman ng kanyang bag. Si Ted naman ay inaalalayan ang kasama niyang buntis. Pagdaan ni Ted sa guard ay magalang siya nitong binati. Sir Ted, bumalik po kayo? Napatungay si Gianna at sa pag-angat ng kanyang ulay, tumambad si Ted na kanyang mismong katapat. Ngunit sa pagbaling ng kanyang matay, kitang-kita nito na may bit-bit itong bag at nakaalalay sa isang buntis na babae. Ted? Bulong ni Gianna. Gianna, hay, mabuti naman at nabutan pa kita. Diyan mo sa table mo tong wallet. Oh, nagkita din kayo sa wakas. Ted, ito na si Anna ngayon. At Gianna, siya si Ted. Sambit ng doktor, sabay abot kay Gianna ng kanyang wallet. Nahinto sa paglalakad si Ted nang marinig ang tawag ng doktor sa babaeng kaharap ng guard. Pagbaling nito ay nakita niyang isang babae. Sigurado itong siya si Anna. Dahil sa sinabi ng doktor na katapat nila ng oras na yon. Anna, bulalas ni Ted. Ah, yung tiyan ko! Biglang sumakit ang tiyan ng babaeng kasama ni Ted, kaya nakuha nito ang atensyon ng lahat. Pinuntahan naman ng doktor ang buntis at agad na inasikaso. At dahil na kay Ted ang lahat ng gamit ng babae ay kailangan niyang sumama sa loob. Salamat, Dok. Aalis na po ako. Nagmamadaling sabi ni Gianna. Ipinasok nito lahat ng gamit sa kanyang bag at mabilis na umalis. Gustong habulin ni Ted si Gianna, ngunit hindi niya ito magawa dahil sa sitwasyong kanyang kinakaharap. Paglabas ng ospital ay hindi napigilan ni Gianna na humagulol sa pag-iyak. Gianna naman, 10 years ago pa yung pangako niya sa'yo. Malamang may pamilya na talaga siya. Hindi dapat sumama ang loob mo. Dahil bago siya umalis, nagsorry naman siya sa'yo. Hindi ba? Ano ka ba? Wika nito sa kanyang sarili. Napahok ito sa kanyang puso at kinalmang sarili. Kahit kasi naging matagumpay ang operasyon ay kailangan pa rin mag-ingat ni Gianna at hindi niya dapat abusuhin ang kanyang puso. Heart, sorry. Masyado na akong na-excite at nalungkot sa araw na to. Sorry, ito na. Kakalma na ako. At huminga ito ng marahan upang mawalang halong-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Matapos maisugod ni Ted ang tinutulungan niyang babae sa operating room at masigurong pagdating ng asawa nito, ay agad na niyang pinuntahan ang guard na kausap kanina ni Gianna. Kuya, nasa na siya? Hingal nitong sabi dahil tumakbo na ito sa sobrang pagmamadali. Ay naku sir, kanina pa po umalis. Napasipa sa hangin si Ted sa sobrang pagkadismaya. Sir, may problema po ba? May kailangan po ba kayo sa kanya? Tanong ng guard. I need to find her. Agad na binuksan ng guard ang kanyang logbook at itinuro ang login ni Gianna. Sir, ito pong buong pangalan, contact number at address ni ma'am. Baka po makatulong. Agad na tinignan ito ni Ted, Gianna Alvarez. Okay, itong address niya at number. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuha na ng litrato ang pahina. Kuya, salamat. Salamat. Hulog ka ng langit. At kumaripas na ito ng takbo papuntang parking lot. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Ted ng oras na yon. Matapos ng 10 taon ay sa wakas, may pagkakataon na siyang makita si Gianna. Marinig muli ang kanyang tinig at mas makilalang babaeng naging malaki ang parte sa kanyang buhay. Hindi akalain ni Ted na ganito ang kanyang magiging reaksyon. Sa katunayan ay sinubukan niyang hanapin noon si Gianna, subalit pinangungunahan siya ng takot dahil hindi niya natupad ang pinangako niya kay Gianna. Bukod doon ay hindi pa niya kayang bumalik sa Pilipinas dahil hindi pa siya tapos sa pagluksa sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Hanggang sa duma ng maraming taon
at unti-unti nang naghilom ang mga sugat ng nakaraan. Mas naging malawak ang kanyang pag-unawa at napagtagumpayan na tanggapin ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Kasabay nito ay ang pagpapatayo niya ng negosyo. Doon niya na itinon ang kanyang atensyon hanggang sa hindi nito na malayang 10 taon na palang lumipas. Tagbalik lang si Ted sa Pilipinas dahil sa hiling ng kanyang lolo at inalok itong tutulungan na magtayo ng branch ng kanyang restaurant dito sa Pilipinas. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi niya inasahang na-ospital ang kanyang lolo hanggang sa ito siya ngayon hinahanap ang babae na kilala niya noon sa ospital. Binabagtas ni Ted ang kahabaan ng kalsada. Hindi man ito alam pasikot-sikot ay lakas loob itong nagtatanong at hinahanap ang address ni Gianna. Hindi naman siya pinabayaan ng tadhana at itinuro sa kanya ang tamang daan matapos ng ilang oras na paghahanap. Tao po! Tao po! Tawag ni Ted sa labas ng isang bahay. Isang sandali pa at may lumabas na babae. Sino pong hanap nila? Tanong nito. Dito po ba nakatira si... Tinignan nito ang kanyang telepono. Gianna Alvarez? Samantala, nasa parking noon si Gianna. Nakaupo sa swing at nakatitig sa mga batang naglalaro sa kanyang harapan. Mag-isa lang si Gianna noon at nagpapalipas ng oras. Hindi pa nito gustong umuwi. Ayaw rin itong magkulong sa kanyang kwarto. Ang gusto niya lang ay lumanghap ng sariwang hangin at mapag-isa. Hinawa kanyang kanyang dibdib at saka pumikit. Pinakiramdaman ang pagtibok nito. Ganito rin yung tibok ng dati kong puso noong nalaman kong aalis si Ted. Hindi pa rin nagbabago. Masakit pero kailangan kong maging masaya para sa kanya at sa asawa niya. Sorry kung kailangan mong maramdaman to, ha. Pero alam kong mas matibay ka kaysa sa tunay kong puso. Alam kong mas malakas ang loob at mas matatag ang may-ari ng pusong to. Tulugan mo akong malagpasan ng sakit na to. Wika nito sa kanyang isipan na tila kinakausap ang kanyang puso. Matapos nun ay marahang naibsan ng sakit na nararamdaman ni Gianna at muling tinignan ang mga batang naglalaro sa kanyang harapan. Habang nagpapalipas ng oras si Gianna, ay kausap naman ni Ted si Vanjie. Matapos maligaw ng ilang beses ay sa wakas tamang lugar na rin ang kanyang napuntahan. Ako po pala si Tadeus Valencia, ang apo ni Andres Valencia. Tama ba? Ikaw si Ted, yung batang palaging pinupuntahan namin ni Gianna. Ni Ana pala, tugod ni Vanjie. Baka sa mukha ni Ted ang paggalito dahil sa dalawang pangalan na kanyang naririnig. Gianna, yun ang buong pangalan ni Ana. Anang palayo niya. At nung nagkaroon siya ng bagong puso, sinabi niya na Gianna ang itawag namin sa kanya. Siguro para sa bagong simula, para hindi nakatatak sa kanyang lahat ng hirap na pinagdaanan niya noon. Kaya gusto niyang baguhin ang tawag sa kanya. Paliwanag ni Vanjie. Ngumiti si Ted. Nakakonsensya siya dahil nakadagdag pa siya sa masakit na alaala ni Gianna na gusto niyang kalimutan. Ma'am, kamusta na po siya? Kanina, nagkita kami sa ospital. Sabi ni Doc, duman daw po siya doon. Nagkita kami pero nagkaroon po ng emergency. Mabuti na lang po at nakalagay ang ilang impormasyon niya sa guard. Kaya nahanap ko po ang bahay niyo. Off niya ngayon. Maya-maya uwi na rin yon. Kung gusto mong dumito ka muna para naman makapagkamustahan kayo. Alok ni Vanjie. Hindi naman ito tinanggihan ni Ted. Masaya ito dahil sa kabila ng ginawa niya noon ay bukas palad pa rin siyang tinanggap ni Vanjie. Ngunit hindi pa siguro yun ang oras para sila ay muling magkita. May 3 oras nang nandun si Ted. Ngunit hindi pa rin dumarating si Gianna. Desidido na si Ted na maghintay ngunit isang tawag ang kanyang natanggap. Ano po? Si Lolo? Napatayo sa upuan si Ted. Pati si Vanjie ay nagulat sa pagtayo ni Ted. Sige po. Pupunta na po ako. Bakit? Anong nangyari? Nag-aalala na tanong ni Vanjie. May nangyari po kasi kay Lolo. Kailangan ko na pong umalis. Pasensya na po. Nagmamadali nitong sabi. Oh siya, sige. Mag-ingat ka. Sasabihin ko na lang kay Gianna na pumunta ka dito. Pagkasakay ng kotse ay agad na pinaharurot ni Ted ang kanyang sasakyan.
Sakto naman ang pagdating ng tricycle na sinasakyan ni Gianna pa uwi. Naabutan pa nito ang pagharulot ng sasakyan ni Ted. Sino kaya yon? Grabe namang makapagpaandar ng sasakyan. Parang siya ang may-ari ng kalsada. Sambit ni Gianna habang nagbabay sa tricycle driver. Ay ganyan po talaga karamihan ng ma-driver ngayon. Lalo na kung kabataan. Ay nako. Akala nila porket may sasakyan na sila. Pwede na silang magpatakbo kahit gaano kabilis. Puna ng tricycle driver. Pumasok na sa loob si Gianna. Mommy, nandito na po ako. Sigaw ni Gianna habang papasok ng pinto. Napansin ka agad ni Gianna na may juice sa kanilang center table at dalawang baso. Mommy, may bisita kayo? Tanong nito. Lumabas si Vanjie mula sa kusina. Humangos itong naglalakad papalapit sa kanyang anak. Ay anak, saan ka ba nagsusuot? Nandito si Ted kanina. Tatlong oras kanyang hinihintay. Bulalas ng ina ni Gianna. Talaga po, Mami? Malungkot na sabi ni Gianna. Yumuko ito at napabuntong hininga. Nagtaka naman si Vanjie kahit ganun ang naging reaksyon ng kanyang anak. Ang akala nito ay matutuwa ito ng sobra. Dahil sa wakas ay magkikita na sila ni Ted. Ngunit kabaliktaran ang kanyang nasaksihan. Anak, bakit? May problema ba? Ay, wala naman po, Mami. Ano pong sabi niya? Pasensya na lobat din ako kaya hindi po ako nakapagsabi na ngayon lang ako uuwi. Nasa park lang naman po ako malapit sa munisipyo. Nagpapalipas ng oras at nag-iisip-isip. Paliwanag ni Gianna. Sabi niya nagkita kayo sa ospital. Kaya lang nagkaroon ng emergency. At hindi kanya na nakausap. Pero hinanap kanya kaagad. Tama po siya, Mami. Nagkita kami kanina. Kasama niya yung asawa niya. At nung time ding yun, biglang sumakit ang tiyan ng asawa niya. Yun yung emergency siguro na sinasabi niya. Nabigla si Vanjie sa kanyang nalaman. At malaki ang kutob nito na yun ang dahilan. Kung bakit gusto mapag-isa ng kanyang anak. Bagamat walang sinabi si Ted tungkol sa buntis niyang asawa ay nalungkot si Vanjie para sa kanyang anak. Nagkwentuhan lang kasi sila tungkol sa mga nangyari noon. Binalikan ang maalaala. At kung paano naging malapit si Ted at Gianna. Mga masasayang alaala na hanggang alaala na lang. Nabalot ng katahimikan ng buong sala. Hindi alam ni Gianna kung magpapakita ba siya ng peking ngiti o tatahimik na lang hanggang sa nagsalita ang kanyang ina. Kamusta ka na anak? Anong nararamdaman mo ngayon? Heto, tinatanggap ang mga pangyayari. Kinakalma si Hart kasi masakit yung nakita ko. At hindi na napigilan ni Gianna ang tunay niyang nararamdaman. Nabigla ako, syempre. Pero dapat alam kong pwedeng mangyari ito, Mami. Kasi 10 years nang nakalipas. Sa 10 years, imposibleng hindi siya nagkaroon ng karelasyon. Ako lang naman itong umasa at naging pihigan. Hanggang sa umabot na ako sa edad na to. Sinabi niya rin naman sa akin yun, Mami, hindi ba? Alam mo po yun. Pero bakit ganun, Mami? Nabasag ng boses ni Gianna at nag-umpisa ng umiyak. Ang sakit-sakit pa rin. Ganito rin yung sakit na naramdaman ko noon. Bakit, Mami, ganun? Umiiyak nitong sabi. Niyapos ni Vanjie ang kanyang anak. Sige lang, anak. Hindi masamang umiyak. Mas masama ay yung kikimkimin mo yan. Hanggang isang araw sumabog ka na lang. Nagmahal ka lang, anak. At umasa. Alam kong malalagpasan mo rin yan. Payo ni Vanjie sa kanyang anak. Samantala, nasa ospital naman si Lolo Andres. At ngayon ay kasama niya si Ted. Kausap ang doktor ng matanda. Dok, kamustang x-ray ni Lolo? Nag-aalala na tanong ni Ted. Maswerte si Lolo at hindi na bali ang kamay na pinangtungkod niya nang siya'y madapa. Pero masyadong nabugbog ang muscle niya kaya sobrang sakit ang arms niya. At dahil na rin sa edad ni Lolo, syempre kailangan nating magdubli ingat at siguraduhin na wala nang ibang naapektuhan noong siya'y nadapa. I'm conducting some other test para makasigurado. No problem, Doc. Gawin niyo po ang lahat para masiguro na okay si Lolo. Ano ba kayo? Dadapa lang. Grabe kayong mag-alala. Malakas pa ako. O ito oh. Ito kaya ko pang gawin to. At tumay si Lolo Andres at saka naghakbang at nagtatalon. Lolo! Sigaw ni Ted. Okay, sige. Naupo muli si Lolo Andres na parang batang napagalitan.
Ede matatagalan na naman ako dito sa kwartong to. Tanong ni Lolo Andres. Tumungo ang doktor. Dok, papayag ako na ma-confine pero... Pero si Nurse Gian ang aasikaso sa inyo? Dugtong ng doktor. Yes, Dok. Napabuntong hininga na lang ang doktor. Okay, sige po Lolo. Pero off niya ngayon. Kaya naka-assign na nurse muna ang aasikaso sa inyo. Ayos lang po ba yun? Hindi na nakipagtalo si Lolo Andres at pumayag sa sinabi ng doktor. Si Ted ang nagbantay sa kanyang lolo. Sumapit na ang gabi at habang nagpapahinga si Lolo Andresay, saka nag-chat si Ted kay Gianna upang mangamusta. Hey, how's your day off? Our plan went smoothly. But Lolo suddenly fell on the ground this evening. And sadly, we are here again at the hospital. Panimula ni Ted. Agad namang nag-reply si Gianna. Nakahiga na siya noon sa kama. Okay lang, heto malungkot. Why? Has something happened? Tell me, I might help. Alok ni Ted. Sige, pero wag mo akong pagtatawanan ha. 10 years ago kasi may lalaki akong nakilala. At hindi ko matanggap na may asawa at anak na siya. Panimula ni Gianna. At naikwento ni Gianna ang tungkol sa nangyari sa kanya kanina. Walang kamalay-malay si Ted na siya palang tinutukoy ni Gianna. Naaway ito at nakisimpatya kay Gianna. It's hard because it's your first love. But at least it's clear to you and you have to move on, right? It's not that easy. But I know you can do it. Payo ni Ted. Nang dahil sa mga sinabi ni Ted ay nabuhay ng loob si Gianna. It's normal to be hurt. You're only human. You have feelings. Cherish that feelings. And use it as your strength so the next time you get in that situation, you can handle it more manageable. Dagdag pa nito. Yes, right. Thank you for that wonderful suggestion. Natawa na lang si Ted nang mabasa ang mensahe ni Gianna. You're on duty tomorrow, right? Tanong ni Ted matapos magkwento si Gianna ng kanyang araw. Yes, bakit? Nothing. I've just asked. Ani Ted. Sa puntong yun ay bigla siyang nakaramdam ng pagkalito. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang makita si Gianna. Kahit nakita naman niyang profile nito, ngunit gusto niya ring puntahan si Anna o tinatawag ngayon na Gianna. Doon lang din niya napagtanto na magkapangalan pala ang dalawang babae. Napansin ni Lolo Andres na tila malalim ang iniisip ng kanyang apo. Apo, bakit hindi ka pa natutulog? E bumabagabag ba sa'yo? Tanong ng matanda. Wala naman po, Lo. Good night ka na ba kay Nurse Gianna? Nako, sa wakas, magkikita na kayo. Maaga kang gumising ha, maligo ka ng maaga. Yung isang bag na yon. At may itinuro si Lolo Andres na bag sa may tabi. Mga gamit mo yon, lahat ng gamit mo sa banyo, pati pagbango, pinadala ko. May mga damit ka na rin dyan. Nagpapili ako ng pinakamaganda mong damit at yun ang susuotin mo bukas. Ngiting-ngiting sabi ni Lolo Andres. Hi, Lolo talaga. Napahok na lang si Ted sa kanyang noo. Kinabukasan, hindi pa malang sumisikat ang araw ay gising na si Lolo Andres. Bumangon ito sa kanyang kama at marahang lumapit sa kanyang apo. Ted, apo, gising na, umaga na. Wika ng matanda. Lo, give me 5 more minutes, please. Hiling ni Ted. Anong 5 more minutes? 5 more minutes ka dyan. Bumangon ka na. Sinasabi ko naman sa'yo na matulog ka ng maaga. Pero anong ginawa mo? Nagpupuyat ka pa rin. Kaya hala sige, tumayo ka na dyan. Maligo na at magbihis. Maya-maya panigurado pupunta na rito si Nurse Gianna. Dakdak ng matanda sa kanyang apo. Buong lakas na hinila ng matanda si Ted na parang walang nangyaring aksidente at nagawa nitong ibangon ng apo. Pupungas-pungas pa itong kinukusot ang kanyang mga mata. Lolo, ano naman kung maabutan ako ni Nurse Gianna na ganitong itsura ko? I don't need to impress her, Lolo. Kaya please, I wanna go back to sleep. At bumalik ulit ito sa kanyang pagkakahiga. Ay, talagang ayaw mong bata ka ha? Sandali lang. Naghanap ng pwedeng pumalo si Lolo Andres at nakita nito ang stick na nakasabit sa blinds ng bintana. Inalis niya ito at saka ipinalo sa apo. Ano, hindi ka babangon? Tumayo ka na dyan, madali. Napatayo si Ted mula sa kanyang pagkakahiga
ngunit hindi pa rin siya tinatantana ng matanda. Lolo, ito na. Babangon na. Wika ni Ted habang lumalayo sa kanyang lolo. Nagawa nitong sumampa sa kama ng kanyang lolo upang hindi siya agad maabot nito. Habang nagpapaluan ng maglolo ay siya namang pagpasok ni Gianna sa silid. Tatlong beses kasi siyang kumakatok at walang nagbubukas ng pinto. At nang may marinig siyang ingay ay pinihit niya na ang doorknob at pumasok. Lolo, pumasok na po ako kasi. Nagulat si Gianna sa kanyang nasaksihan. Huminto si Lolo Andres sa pagpalo sa kanyang apo nang nakitang may pumasok sa may pinto. At bumaling ng tingin dito. Ganon din si Ted, nakasalukuyang, nakasampa sa kama at umiiwas sa hataw ni Lolo Andres. Gianna? Ikaw si Gianna? Bulalas na sabi ni Ted. Ted, ikaw yung Tadeos? Ang apo ni Lolo Andres? Gulat na sabi naman ni Gianna. Aisha, nagkita na kayo ni hindi mo lang nakapaligong apo ko. Sambit ni Lolo Andres. Tumayo ng ayos si Ted, ngunit nakasampa pa rin ito sa kama. Gianna. Hi, kamusta? Tanong ni Ted. Ayos naman, ikaw. Kamusta ang misis mo? Naging maayos ba ang panganganak niya? Tanong naman ni Gianna. Ano? Anak? Teka lang Tadeos. May anak ka na? Biglang sabi ni Lolo Andres. Lintik kang bata ka. Halika nga dito. At mata mo lang ang walang latay. Sinong nabuntis mo? Sigaw ng matanda. At pinalo muli si Ted ng walang humpay. Teka lang. Wala akong anak. Let me explain. Pakiusap ni Ted. Huminto si Lolo Andres sa pagbalo at bumaba si Ted sa kama. Naupo si Ted at Gianna sa upuan at si Lolo Andres naman ay nahiga sa kama. Nang kalmado ng latay, saka nagsimulang magpaliwanag si Ted sa mga nangyari. Mali ang akala mo, Gianna. Tinulungan ko lang babaeng yun. Nihirapan na kasi siyang maglakad papasok ng ospital. Hindi ko naman akalaing nandun ka. Tapos nung nasa operating room na siya, hinanap kita. Yun ang tunay na nangyari. Paliwanag ni Ted. Namula sa sobrang hiya si Gianna. Pero teka, bakit iba yung picture mo sa DP mo? Si Ted naman ang nagtanong. Napakamot si Gianna sa kanyang batok. Dami account ko yun. So all this time, tayo palang magka-chat. Hindi ko akalaing pinaikot-ikot lang tayo ng tadhana. Tatatawang sabi ni Ted. Hindi naman makapagsalita si Gianna dahil sa hiya. Ahem, nagkakabunyaga na rin lang naman. Kaya aminin na rin ako sa inyong dalawa. At lalo sa iyo, Gianna. Ani ng matanda. Planado ni Lolo Andres ang lahat. Pwera ang mga pagkakataong na aksidente. At hindi siya natutunawan. Sinubaybayan niya si Gianna matapos ng operasyon. Palihim niyang tinutulungan ang mag-ina. At maging si Vanjie ay walang kaalam-alam dito. Ginawa ito ni Lolo Andres para masuklian ang kabutihan ng mag-ina sa kanyang apo. At para masubaybayan ang puso ng kanyang manugang na ina ni Ted. Doon lang nalaman ni Gianna na ang donor pala ng puso niya ay ang ina ni Ted. Totoo ba ang lahat ng to? Puso ng mama mong nasa akin? Tanong ni Gianna. Tumango si Ted. Oo, kami mismo ni Lolo ang nagdesisyon tungkol doon. Masakit para sa akin ang pagkawala ng papa at mama ko. Pero worth it naman ang pagbitaw namin kay mama. Dahil may niasalba naman kaming isang buhay. At ikaw yun. Patawarin mo ako, Gianna, kung hindi ko sinabi sa'yo at nagawa kong lumayo. Nakayo kong sabi ni Ted. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Malinaw na sa akin. At hindi kita sinisisi sa naging desisyon mo. Maraming salamat. Dahil kung hindi sa inyo, wala ko dito ngayon. Umiiyak na sabi ni Gianna habang hawak ang dibdib. Hi. O siya, total okay naman kayong dalawa. Pwede ko na ba kayong ipakasal? Tanong ng matanda. Lo, pakakasalan ko siya. Pero gagawin ko po sa tamang paraan. Ngingiting-ngiting sabi ni Ted. Mula ng araw na yun ay, hindi na kailanman ni Lolo Andres na kinulit si Ted. Siya mismong kumilos upang manligaw hanggang sa mapasagot si Gianna. At hindi naglaon. At pangako ng dalawa sa isa't isa, 10 taon ng nakaraan ay natupad at sinaliyohan ng isang matamis na halik sa harapan ng altar. Saksi ang Diyos
at lahat ng taong naging parte ng kanilang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.